For this video, mag-aayos tayo ng angle grinder. Dito sa angle grinder natin ito, napansin ko na medyo sumisiklab na yung pinakaloob niya. Ayun, kung napansin nyo, sumisiklab yun. Tatanggalin natin itong dalawang screw dito para mas makita natin ng mabuti. Kasi sinasabi kong sumisiklab yung pinakaloob niya. Pagka ganitong mga na-encounter nyo sa inyong angle grinder, ang problema na ito is yung carbon. Papansin nyo rito. Sumisiklab yung loob ayun. Yan. Hindi sira yung angle grinder natin, kundi yung carbon brush. Yun yung medyo napudpud na o maiksi na. Kamit-kala ko dito ng flat screw na maliit. At saka natin iaangat yung pinaka-lock niya na to. Yan. Pagkaangat ng clamp na yun, matatanggal natin yung carbon brush niya. Medyo maiksi na nga siya. Yan. Huhukutin lang natin to, naka-clip to eh. Huwag lang tayong plier. Ayan. E, ganito yung tsura niya. Agan sa kabila rin to. Ganito lang yung pinaka itsura ng lock niya. Ayun, iangat lang natin. Tapos mahugot na natin yung kanyang carbon brush. Once na, ayun, mixi kasi ang carbon brush na yan. Sasanay talaga siya ng pag-spark sa loob. Ayan. Ito yung papalitan natin. Ang problema, maliliit yung carbon brush ko rito. Ayan, maliit masyado. Tapos meron naman ako ditong nakareserba para to sa malalaki kong power tools. Kaya ito na lang gagawin natin ng paraan kung paano natin siya may pagkakasya ron. Ayan, spring type pa itong mga reserva ko rito. Ewan ito, naka spring type siya. Ito nga yung carbon brush ng circular saw ko. Yun na lang gagamitin ko. Ayan, mapasin nyo, ayan, napakaliit niyang, maliit masyado yung ano, sa may ano, carbon brush ng angle grinder kaysa dun sa may circular saw. Tapos spring type pa yan. Kaya ang gagawin ko dyan, kukunin ko na lang yung pinaka-clip nung nasa angle grinder. Tapos, yan na lang itudugtong ko. Ayan, papansin nyo, kakat ko siya. Yan. Tatanggalin ko na lang itong spring. Dahil hindi naman spring type itong carbon brush na itong angle grinder. Kaya, hirat ko na lang siya. Kakat ko na lang din itong pinaka-original niya. Ayan. Pinuha ko yung original socket ng angle grinder natin. Ayan. Tsaka ko lang siya ipagdudugtongin. Pag nasa malayong lugar kayo, wala kayong mga mabibili na carbon brush. Nasa site kayo. For emergency, pwedeng-pwede nyo gawin to. Pero kung meron naman kayong pupunta ang maganda-gandang bilihan ng mga power tools, eh, bigay nyo lang yung pinaka-carbon brush na yan, bibigay na sa inyo tamang sukat. Sasalpak nyo na lang yan. Once na nasa site nga kayo at malayo kayo, pwede nyo gawin to. Kukonvert natin yung malaking carbon brush to sa maliit na carbon brush ng ating angle grinder. Yan, ganyan nga. Kumuha nga lang din ako dito ng sandpaper para makuha ko yung saktong laki na kailangan natin. Tsaga lang tayo magliha at dahan-dahan lang din sa pagliha. Baka naman numipis masyado yung ating carbon brush. Kailangan lang saktong-sakto lang, napapasok lang siya dun sa may butas ng ating angle grinder na yan. Yan. Dahan-dahan lang ang pagliha natin. Huwag na huwag nyong niliitan o huwag masyadong maliit dahil kakalug-kalug sa may butas yan. Baka mag-cost lang din siya ng mabilis na pagkasira ng carbon brush. Ayan, kung mapapansin nyo, nakuha ko na yung pinaka-nipis niya. Ngayon yung pinaka-taba niya naman o lapid niya naman yung kukunin natin. Ayan. Napakalaki nga kasi ng ating carbon na to. Ayan, wala pa tayong available. Naka-emergency, ganyan ginagawa ko. Pinuput-put ko na nga lang gamit yung sandpaper. Ayan. Medyo mahal din kasi ang carbon na yan pagka bumili kayo sa power tool supplier na yan. Nasa 200 din, mga ganun din yan. Pero sa mga China store kayo bibili, nasa ano lang yan, 30 pesos, ganun. Pwede na yan, pansamantala, pwede na yan. Medyo malaki, okay lang. Kaya pag nag-stack ako ng carbon, medyo malaki na. Di ba, lihayin ko na lang. Sandali lang naman lihayin niya kasi malambot lang naman siya liyahin. Ayan, kung mapapansin, ayan, same na siya. Ayan, yung malaki kanina, ayan, talagang sukat na sukat siya. Same na siya talaga siya. Ayan. Kamusin nyo, ayan. Pati yung taba niya, pati yung ano niya, sukat na siya. And since natin dito lang naman ako sa bahay, hihinangin ko na nga lang siya. Much better kung hihinangin siya para maiwasan yung pagkalus. Ayan. Pero kung nasa site kayo, pwede nyo na lang ito ibuhol, lagay nyo ng tape or something para wag lang siya dumikat sa ibang parte ng angle grinder, but iwas short. Pero ito naman kasi sa itong kwan na to, always open naman itong pinakagilid niya. Tapos ibabalik na nga lang natin siya dito sa pinaka-face niya.
bago ko siya binalik, yung pinaka clip nga pala na to is pinitpit ko muna siya sa ano para humigpit ulit siya pag sinuot natin. Tsaka ako siya binalik. Same process lang naman sa kabila yan, tsaka dito sa kabila. Wala naman polarity yan kahit magkabaliktaran. Titignan natin kung magiging okay ba yung umawala ba spark ng angle grinder natin na to. Pagka emergency, pwede nyo itong gamitin. Ang ganito mga technique. Malayo ko sa mga bayan, sa store. Ayan, mapansin nyo. Ayan, no? Wala na yung spark niya sa loob. Ayan. Pagka nag-spark yung sa loob na yan, yun ang sira yan, yung carbon brush. Yun ang papalitan nyo. Ganun lang. Thanks for watching.